Mga common na halaman na exotic o hindi pala native sa Pilipinas, ito ang ilan sa kanila. But first, alamin muna natin ang ibig sabihin o pagkakaiba ng native, endemic, at exotic when it comes to biodiversity. Pag sinabing native, natural na tumutubo o matatagpuan ng isang species o organism sa two or more na lugar. For example, ang malabulak o bombak ceiba ay native sa Pilipinas, China, Taiwan, at Thailand. Ibig sabihin, long before human disturbances or presence, matatagpuan na doon itong halaman na ito. Kasing kahulugan ng native ang indigenous. Ang endemic naman ay native sa isang lugar or area at hindi na matatagpuan pa sa isang lugar. For example, ang jade vine o Strongylodon macrobotrys. Endemic ito sa Pilipinas, particularly sa Luzon at sa mga isla ng Mindoro at Catanduanes. Doon lang ito tumutubo ng natural. So pag itinanim mo na ito sa ibang bahagi ng Pilipinas, halimbawa sa Bukidnon, technically, isa na siyang exotic species kasi hindi naman siya natural na tumutubo dito. So sa madaling sabi, ang exotic o non-native o introduced species, minsan ginagamit din ng alien o foreign, ay kabaliktaran ng native. Galing sila sa ibang lugar at dinala sa isa pa. Ang mga exotic o non-native species ay maaaring maging naturalized. Dahil sa katagalan at paglipas ng panahon, naka-adapt na sila at ang local biodiversity natin sa isa't isa. Hindi sila sobrang mabilis dumami at walang apparent na masamang epekto sa ating local biodiversity. Examples ng exotic species na na-naturalized ay ang rain tree o acacia o samanea saman na native sa South America at dinala ng mga Amerikano. Ganoon din ang caballero o si Salpinia pulcherrima na galing from the Americas. Naturalized ito pero toxic ang buto pag na-ingest. Pati na ang madre de cacao na dala ng mga Kastila from Mexico kung saan traditionally itong ginagamit bilang shade tree or nursing tree sa cacao plantations. Kaya nga madre de cacao, mother of cacao. Kung may naturalized exotic, meron ding invasive o yung mabilis na nga magparami, may masama pang epekto sa local biodiversity natin. Tulad nga ng mahogany na merong allelopathic properties o yung nagre-release ng chemical sa lupa para wala ng iba pang halaman na tumubo. Ang African tulip ay isa ding invasive exotic. Bukod sa mabilis sila dumami, notorious din sila bilang bee killers. Itong fact na to ang dahilan kung bakit mahalaga ang species site matching o yung pagtukoy kung ano yung native o natural na tumutubo sa isang lugar. Crucial ito lalo na kung ang pagtatanim ay para sa reforestation or forest regeneration. Ang risky magtanim ng exotics dahil pwede silang magdala ng mga pest at mga sakit sa local biodiversity natin. Imbis na makabuti, baka makasama pa. It takes many years din kasi para malaman kung magiging naturalized ng isang exotic species. At sa status ng mga gubat natin ngayon, hindi natin afford mag-risk. Kaya, piliin natin ang mga native species. Dahil ang mga native species, sanay na sanay na yan sa mga lugar natin. Dahil dito, hindi sila masyadong alagain. Mas resilient at adaptable sila sa weather patterns natin. At may established na relationship sa iba pang local species. Kasabay nito, bahagi rin ang mga native species ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kaya naman, let's continue to promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading without permission. Kita-kits ulit tayo! Bye!